guys, so good morning. Nandito tayo sa Salusoy, Meycawayan, Bulacan. So andito tayo, papunta tayo ngayon sa bilihan ng mga silver, mga jewelry dito sa ating pinagmamalaking jewelry capital of the Philippines. So andito sa bahay ni Erpan. So nga pala, bago ang lahat, nakita ko sa inyo. Nakita niya yan, yung malaking pader na yan. Diyan nakatira lang naman yung aming Buhayin Mayora Linabel Villarica at aming Attorney Congressman Villarica. So, ito, natabi namin sila. So, teka, Ninong, Ninang! Okay. Mamaya, pupunta tayo doon sa Kalbaryo. Feeling eh, no? Baka pabaril ako sa mga guard nun. Mamaya, punta tayo doon. Pakita ko sa inyo yung mga pwede nating maitulong sa inyo, baka sakaling mabigyan kayo ng idea kung sakaling gusto nyo bumili, benta, maglagay, jewelry shop, kung ano na. So, punta tayo ron. Ito yung Barangay Kalbaryo, Meycawayan, Bulacan. So, yung hilera na yan, sa dulo, pag umakyat kayo doon, pag dumiretso ka dyan, highway na labas niyan. Tapos doon, may mga plateria doon, duraduhan, tindahan ng mga silver, ginto. Dito sa kabila, precious tsaka semi-precious stone. Birdstone, diamante, perlas, rice pearls, at tsaka mga synthetic na diamond. So dito naman, ayun, may mga shop pa rin doon. Masyado kasing maaga yung dating natin. Alas 8 lang pasado. Medyo sarado pa yung mga shop. Kasi na nag-aayos pa sila. Hintayin lang natin mga setups. Para mapakita ko sa inyo yung mga tinda. So guys, andito tayo sa tindahan ni Sir. Dito pinayagan tayo. Papakita ko lang sa inyo yung mga paninda niya. Ito, yung mga semi-precious stone nila. Yung mga may hilig sa inyo sa yung mga birdstone. Sir, may mga sautsi kayo, sir, no? May mga sautsi dito, ha? Depende sa pangangailangan nyo, kung sa sing-sing, sa ikaw, sa benta. Yung mga iba-ibang shape din. Iba-ibang kulay, depende po sa kailangan nyo sa lakas nito. Karamihan po dito, mga made-to-order. Kaya po may mga loose stones na ganyan. Ginagamit po yun pagka magpapagawa kayo ng mga made-to-order na lahas. Marami po kasi sa inyo, hindi siguro alam kung saan kumukuha ng mga birthstones. So, eto na po. May idea na kayo. Dito kayo sa amin sa Meycawayan pumunta. Ayan. Ito yung mabait si sir. Pinayagan tayong i-video. Sir, onyx po ba to? Tumblak? Onyx po to, onyx. Tapos jade, onyx. O, mga kumpul na perlas. Ngayon ako nakakita na. Mga accessories, meron din po sila dito. Mga lucky charms. Okay guys, so yun ha. Sarang to sa maraming shop dito.
Linggo kasi kaya oh maraming sarado, pero kung karaniwang araw tayo nagpunta, mas maraming sarado. Hindi pa tayo sa kabila. Bago experience, pagpunta ron. Nakakasawa na, tricing yun, maiba-iba naman. Medicab naman. No, kaya na. Kaya mahalo lagi kasi YouTube. Wow! Interview natin si Kuya. Kuya, nasa magkano boundary ngayon? Na medicab? 70 po. 70 pesos. Mag-apo na po yun. Depende po sa ano, kalit ko. Pero, mag-apo na po yun. E sa mga 8 oras, nasa magkano tansya mong kita, Kuya? Pagka yung mga... kasi boundary yan sila. Kaya po kahit nila mga may bago. Okay. Ipag talaga. Sabay yung mga rin yung mga may marami kasi yung perpente kami dito sa atin. Nagbaboundary lang. Talagiwan. Pero talo kami ng mga electric light. Oo. Dito lang ako yan. Sa Kachiri. Okay, salamat sa interview. Ito ah, sample ah. Ito mga stainless lang to, pero dito rin ang gawaan. So ito mga wedding ring 'yan. Umiikot yung nasa gitna. Kita niyo? Dami ng kukuha. May iba yung yari niyan. Nasa magkano ba yung ganito ngayon, Ge? 250. Oh, eh mura lang bentahan niyan. Tugan malupit din naman ang quality. Dito yari, oh. Puro machine made na kasi ito, kaya ganito eh. Kaya nyo. Samantalang dati, kailangan mo ng... para makapagsuot ka ng ganitong quality ng alahas, ginto talaga pag gagawa mo. Silver, napapatubog mo sa yellow o white gold. Ngayon, stainless lang. Ito na. Pero siyempre, hindi mo pa rin mapagkukumpara yung quality ng ginto sa... wala pa rin value yan kung kukumpara mo sa ginto. Iba pa rin ang value ng ginto. Ito naman, ito rin yung ibang design. So dito sa Mikawayan, marami kayong pagpipilian na. May ginto, may silver, may stainless. Meron din mga fancy. Ito, mga fancy lang to. Pero tingnan nyo naman yung quality niyan. Wala kang presyo dito, okay? Sayang, walang... ito mga to? O, tapos guys, ito ah. Ito yung tokoy. O, ito yung gawaan namin. Tokoy, ang tawag dyan sa lamesa na yan. Ay, parang barracks na yan. So, ito yung ginagamit na pang-uri nung ginto. Kung para malaman kung 14K o 18K yung ginagawa mo. Ayan. Mga tools. Sakuran ng ginto yan. Lebwa. Yung mga napupulbos. Palayok. Dito tinutunaw. Ayun naman yung panunaw. Suplete. Ipapump mo yan. Lalabas yung apoy rito. Yun ang itatapat mo para matunaw. Talag para sa pagbilog ng singsing. Yung mga tambugan, timbangan, manual, mga needle files, kikil. Cutter, pamputol ng mga unyas, yung mga mahawak mo sa bato. Pakuluan, pagka kasi yung modelo mo yung alahas, babaon mo yun sa wax. Para matanggal yung wax, lulublog mo dyan sa tubig na may pinse. Makukuluan mo, tanggal sigurado yun. Ready na siya para hinahan. Ito naman yung ginagamit sa pag-ismeril. Sa polishing ng alahas. Yan yung mga brush. Rojo, yung pangintap. Pagkatapos na i-brush doon, tutubok mo na, finishing mo, painitan mo dito.
isang araw walang tubig kasi magmamantay yung pagkain tayo. So ito yung basic na jewelry shop na makikita nyo, yung mga maliliit na shop dito sa amin. Maraming ganito.